Kaya nga bang tapatan ng Pilipinas ang puwersa ng Malaysia? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutan mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Shoutout kay Edgar Tercio, shoutout kay Lens Gaming PH, at shoutout din kay Bernie Sugongan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Talagang isang napakalaking biyaya ang mga lupain na sakop ng mga bansa sa Southeast Asia sapagkat kilala ito sa mga magagandang tanawin. At higit sa lahat ay may mga yamang mineral na nakapaloob dito. Ngunit sa kabila ng mga biyayang tinatamasa natin ay napansin mo bang ito rin ang naging dahilan upang magkawatak-watak at magtanim ng hidwaan ang mga bansa dito? Damang-dama nating mga Pilipino ang problema na ito dahil sa ginagawa na ito ng China sa atin. Ngunit, alam mo bang hindi lang sakop natin sa South China Sea ang matagalan nating ipinaglalaban? Bagkus, ilang henerasyon na rin ang nakakalipas ay patuloy pa din ang agawan ng Pilipinas at Malaysia. Sa Sabah. Isang napakabang diskusyon, iringan at ilang buhay na din ang nasasayang, ngunit hindi pa rin ito natutuldukan. Kung naiso pa ng ilang detalye sa agawang Pilipinas at Malaysia sa Sabah, ay i-check mo lang sa ating channel ang video na ito na naka-flash sa inyong screen. Madami akong nababasa sa comment section na kung sakaling magkatapat ang Pilipinas at Malaysia, ay sino nga ba ang mas mananaig? Walang sino man ang humihiling na sumailalim sa isang digmaan ang kanilang bansa. Ngunit kapansin-pansin na ipinaglalaban talaga ng Pilipinas ang Sabah at gayon din naman ang Malaysia. At walang nakakaalam kung anong posibleng maganap sa mga susunod na araw kung ang parehong kampo ay matigas sa isa't isa. Isa marahil sa magiging advantage ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mas madaming active personnel kung ikukumpara mo sa Malaysia. Sinasabi na ang parehong bansa ay may kakulangan pagdating talaga sa ma-high-tech na military weapons dahil sa halos magkasabay lang ang Pilipinas at Malaysia sa pagmo-modernize ng kanilang assets. Since ang Pilipinas ay walang land borders, ay nakafocus tayo sa air and some amphibious modernization. Ngunit ang Malaysia ay masasabi kong magiging alas nila ang ilan sa kanilang mga Sukhoi fighter jets. Isa din sa alas pa ng Malaysia laban sa Pilipinas ay ang kanilang submarines. Parehong walang nuclear weapons ang Malaysia at Pilipinas, kung kaya't magiging isang totoong laban ang posibleng sagupaan na hindi rin naman natin inihiling. Talagang magkakasumukan ang galing sa estratehiya ng digmaan ng magiging labanan. At hindi rin magpapahuli ang Pilipinas dito dahil sa dami pa naman ng inkwentro na sinubok na ang katatagan ng mga Pilipino ay siguradong mahihirapan ang Malaysia sa pwersa ng Pilipinas. Ngunit ang kakulangan sa ma-advanced military weapons ang siyang magiging butas para sa ating bansa.
Kung sakaling magkatapat, ang dalawang bansang ito ay ito lang naman ang kasalukuyang military power ng Malaysia at ng Pilipinas.
ilan lamang yan sa kasalukuyang military power ng Pilipinas at Malaysia, at naway matulukan na ito nang walang buhay ang nasasayang. Nais mo bang mag-suggest sa topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang at abangan kung ito na ang next na mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.